ng magpapastor. Kaya bagamat ginawawala, akin ang nalangal. Ang tumapat sa akin. Kung minsan may mga pagkakataon sa buhay natin, hindi makakalain na siya pala yung magpapastor. Eh si Pastor Ace, hindi ko alam ang magpapastor yan. Pero nung dumating yung time noon, lumalago na siya. Nung dumating yung time na si Pastor Padua, sabi niya, Brad, kailangan maghiwalay na tayo. Hindi kayo makakalimutan eh. Kasi marami doon sa mga men, kailangan na lumabas, ayaw lumabas. Kaya nagiging problema ng church. Kaya ang problema ko, nagkasabay pa sila ng dalawa kong preacher na inaasahan kong mahawak din si Paul Tito kasi nga almost nasa comfort zone na ako. Ayaw din ang Panginoon ng gano'n. Na sabi ko nga, at least kung mawala mo na ako, papalit na. So, pero dumating yung church, yung time na naramdaman ko na sabi ko, malago na si Pastor Ray, hindi na ito kailangan ng pastoran. Kailangan. Sila lang naman yun eh. Ngayon si Clardy, nagpa-plano naman ngayon ulit. Sabi ko, wala namang problema yan. May mga upcoming pa naman ako, may natitira pa naman. Pero sabi ko nga, kung nakita ko yun, sabi ko si Brad, nakita ko na mag-aaway lang tayo dito pa, hindi kita pinalabas sa puso ko lang nun. Kaya sabi ko, kailangan na rin. Nakita ko rin yung place, pinunta namin ito, pinatry namin. At nakita ko naman yung result namin. Kami rin ang pastor ko, si Pastor Padua, meron din kami yung konting hindi pagkakaiba. May pagkakaiba din. Wala naman nga pareho. Pagdating sa pananampalataya, magkakaiba rin tayo. Merong maliit, merong malaki, merong great, merong tuloy-tuloy, merong hindi. Sa buhay natin, ay mahalaga nito, naniniwala po tayo sa doktrina na one save, always save. Yung pinakamahalaga sa lahat, yung magkikita tayo sa langit. Wala akong magkakaparehong baptis. Kahit itong mga baptis, hindi akong magkakapareho yan. Pagdating sa doktrina, bagamat may mga baptis na rin ngayon, nawawala na rin ng kaligtasan. Yun ang nakakalungkot sa lahat. Kaya, so yun po yung pinakamahalaga sa lahat. Yung ako, personally, bagamata, hindi ko na rin inaing magkaroon. Si Apostol Pablo lang po ang nakasigurado ng crown of righteousness. Eh. Siya lang po yung dogmatically, pagdating sa Bible, yung sinabi niya din sa 2 Timothy 4:6-10, sabi niya, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Therefore, there is laid up for me a crown of righteousness. Ibig sabihin, sinigurado niya yun eh. At ako nga sa aking pag-aaral, yung limang crown, kung totoong merong limang crown, siya lang po nakakuha nun eh, sa kali po. Ako, maaari siguro yung crown of rejoicing kasi crown yun para sa mga soul meaning. At ako'y natutuwa, ako talaga, ang pinaka-first love po ay soul meaning. Ngayon na lang ako hindi masyado nakakalabas kasi nga because of my condition now. Pero dati ho ay nung nagsimula ako dito sa diet eh, mato talaga ako dyan. Aalis ako ng umaga, minsan aking gabi na yung balik ko niyan, non-stop yan. Soul winning, discipleship. Kaya ako lumaguri ng ganyan yung diet eh, at tumagal din ang toy. At sabi ko nga, maraming problema, pero nakakalapas naman. Biyayan ng Panginoon. Amen. Amen. Kaya, yan o, si Pastor Ace, tsaka si Pastor Alvin, halos sabay lumabas yan. Nakala lang ng kunti si Alvin, ano? Si Alvin naman, akala niya, hindi na siya tatawagin. Kasi siya na rin yung ginugroom ko rin. Kung sakaling mawala ako, ay siya yung papalit. Sa biyaya ng Panginoon, maganda rin yung gawain niya dun sa pandi. Alas ganito rin yung attendance. Alam din, karamihan nga lang yung people. Eh dito mukhang mayayaman yung mga member dito. Kaya mayaman tignan. Alam nyo, isa may mga tao na sa tingin mo pa lang mukhang mayaman. Ganun ang mga anak ng Diyos eh.
pero wala namang pera. Dahil actually yung pastor nyo, ayan ay nung una hindi kayo sinusuportan kasi malaking sweldo niyan eh. Pero nahiya ako nung mismo yung mother church, yung mga daughter churches na nagsusuport at saka yung San Vicente, sabi ko, we're going to start supporting you. So we pray for that, so we started supporting you. Sabi ko, ito lang muna kung bayad ng ilaw. Dahil sabay-sabay din kayo lumabas eh. Si Pastor Ray po ay nag-resign na rin sa kanyang trabaho itong July. Dahil mag-aabogado na yun eh. So, pero yun, maganda kasi malaking makukuha sa kumpanya nun. Mamaya siguro, ako ko lang po, i-share niya, siya lang mag-share. So ngayon po ay, actually yung ating pong topic ay panahon din, halos yung kabuuan din ng ating pag-aaralan. Tungkol sa paglago, kung paano magamit, kahit anong itsura mo, pwede kang magamit ng Panginoon. God look at the heart. So, dito po tayo sa 1 Chronicles chapter 4 kasi meron akong series of lesson na yun, puro Bible characters. May tama-tama itong si Jabez. Dito sa verse 9 and 10. Pag-alangin nyo lang ako kasi medyo na umigas na itong aking kamay. Kaya minum ko ng gamot kanina pero mamaya pa ikait. Pero nangyayari po talaga yun eh. Kaya nung pero kanina, okay naman yung condition ko. Pagtatayo ako talaga ng pulpit ko kahit sa church, ang lakas ng gawa ng kawal, pero hindi naman niya ako mapigilan. Amen. Hanggat may lumalabas na boses sa aking bigigay, tuloy pa rin po tayo. Amen? Amen. So we thank the Lord for your, on behalf of Dayag and Baptist Bible Church, kami po yung mabati sa inyo ng unang anniversary. Pakipicture mo yung brother para maayaran natin yan. I-report ko naman yun, Mami. Okay, tayo lang po tayo sandali. Basahin lang po natin yung dalawang talata. First Chronicles chapter 4. Basahin po natin siguro ng sabay-sabay para mayroon tayong mabas. Diyan na po tayo. 1 Chronicles chapter 4 verse 9 and 10. Chronicles 4, 9 and 10. Ready, go. And Jabez was born of her oldest his brethren, and his mother called his name Jabez, saying, because I bear him with sorrow. And Jabez called upon the God of Israel, saying, O that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my cause, and that thy hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that the evil might be with me, and God granted him that which he requested. Sino sa atin dito ang nangangalangin? Meron tayong desire na hinihingi sa Panginoon. Magilang Diyos, salamat po sa umaga nito. Pagpalaan niyo po ang iyong salita. Lalo na po ang dito ang magsasalita para sa inyong mga anak na mag-challenge kami, mahamon kami through thy word. Nahamon na po kami kanina sa mga testimonies, sa mga memory verse at tunay ama na heaven and earth shall pass away. Salamat po sa iyong mag-preserve sa inyong salita, especially sa King James Version. Pagpalaan niyo po ang mga anak, pagpalaan niyo kami ng pala ng Espiritu. Bigyan niyo po ng lakas ang mga God upang magpapalaan sa mga anak na hamon sila ay sa iyong kalawagan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang pala niyo. Amen. Just be seated. The prayer and blessing of Jabez. Now, dito po sa banal na kasulatan, ay especially nung pinag-aralan po namin yung Bible's character, may kanya-kanya po silang karanasan, meron silang tinatawag natin good or bad, na kung saan wala namang taong perfecto eh. Amen? Amen. Kaya ang tanong sa umagang ito, sino sa atin dito yung
masasabi niyong nasa comfort zone na kayo? Dumating na ba sa atin yung para bang wala na kayong kailangan sa mundo? Wala na kayong kailangan sa buhay ninyo? Parang na-achieve niyo na lahat? Na-reach niyo na lahat? Sino sa ating dito yung kanyang klase ng Kristiyano o tao? Meron ba makapagsabi sa atin na lahat, na-reach mo na yung pangarap mo, kung baga man kumisan ay yung plano natin, hindi plano ng Diyos para sa atin. Amen? Ibig sabihin, sino sa atin dito yung spirituality? Wala. Ibig sabihin eh, hindi, naabot mo na yung maturity mo bilang Kristiyano. Alam nyo, mamamatay na ho tayo. Konti pa lang yung malalaman natin sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, yung isang salita lang, especially yung John 3:16, pwede mo nga i-preach ng isang taon yun. Yung isang word, isang ano lang, isang verse lang. Pag-iimay-imay mo talaga kasi marami ka nang mararating. So, materially po, sino sa atin dito yung wala nang kailangan? Siguro, lahat po tayo, may pangailangan din, di ba? Ito si Pastor Ace, malaking pangailangan nito, kaya lahat itong tinatanong, oh, Brad, kumusta na yung bahay niyo? Napamahal ng napamahal. Kaya siguro, mas malaki pa nanampalataya nito sa akin. Oo, kasi kailangan din yun. No, hindi natin pwedeng sabihin na hindi na-risk na natin lahat yan. Lahat po tayo, siguro, kahit nito po sa Bible, yung isang pinakamayaman dito eh. Maganda yung kanyang tanong sa ating Panginoon, Lord, what shall I do to inherit eternal life? Yun ang tanong niya, pinakamahalagang malaman ng tao yun. So, actually, yung Panginoon, bago siya lumapit, alam na ng Diyos yung puso niya. At alam na rin niya yung motive ng tao na to. Pero sabi niya, so sinubukan niya, nagawa mo na ba ito lahat? Sabi niya, isa na lang ang kulang sa iyo para magmana ka ng buhay na walang hanggan. Sumunod ka sa akin and sell your material possession, lahat yung pabili mo. Nag-repost siya. So, maganda yung inapos niya. Tama po yung tinuntahan. Alam niyo, maraming mga tao na naghahanap ng katotohanan. Nandiyan na yung katotohanan. Napakalino ng salita ng Diyos na si Kristo lang ang tanging daan, siya lang ang tanging katotohanan at ang buhay. Siya lang ang tanging daan papunta sa langit. Napakalino ng misa, no? Bagamat na ako bilang ano, tinag-aaralan ko rin kahit yung sa YouTube, tinitingnan ko kung tama yung sinasabi nila. Na hindi ko lahat ng kulto, mali din yung sinasabi, meron din tama kahit papano eh. Yung ating dating na-amiss na religion, yung ating tradition, meron din tama ito. Yung pagmamano, hindi naman masama siguro, pag-aalam din yun eh. Bagamat wala naman sa Bible yun, hindi naman lahat ng nasa Bible ginagagawa natin. Minsan ay natanong si Soriano. May nagtanong sa kanya eh. Sabi niya, marami na ako napunta ang reliyon. As a matter of fact, Methodist po ako ngayon. Alam niyo yung Methodist, isa yan sa pinakamagaling na pagdating sa mabuting gawa. Ang galing niyan, napakababait niyan kasi meron akong mga binabible study niyan eh. Talagang good work sila. Wala akong tatalo sa kanila pag tayo to baptize. Kaya lang, hindi naman yung daan ng kaligtasan. So sabi niya, alam mo, basta tama, nasusunod mo yung utos ng Diyos, ginagawa mo yan, at hindi ko naman sinasabi. Siya mismo nagsabi, hindi ko sinasabing tama kami. Pero sabi niya, kung ito ay katulad niya, parang inalimbawa niya, pati yung pananamit lahat, pati yung buo. So sabi ko, ang iniintay ko, yung tunay na sabi niya pagdating sa kaligtasan, yun ang hinahanap ko. Hanga na sana ako eh, maganda na sana yung kanyang sinasabi. Pero sabi ko, wala. Kaya sabi ko, kahit ang pinakamagaling pa yung alam niya yung salita ng Diyos, pag hindi mo alam yung daan patungo sa langit na napakalino ng salita ng Diyos, failure ka pa rin. Kaya sabi ko, pero marami ho siyang napapaniwala. Eh wala naman ho siya dito sa Pilipinas. Nasa TV lang siya. Imagine that.
ang dami niyang follower. So, pagdating sa Bible, kahit yung Baptist, hindi yung mananalo sa kanya pagdating sa debate. Magaling siyang mag-fishing. Eh tayo, kaya ako hindi ako pumapatol sa ganun. Mas mahirap po. Kasi, masira ulo mo pagpapatulang mo yung mga ganang klase. Hindi ka rin mananalo doon. At lalo namang hindi ako papayag na matatalo ko doon. Pagdating sa kaligtasan. Kaya, so makikita po natin dito na kahit na ho si, sabihin natin si Solomon, siguro lahat na ng F nasa kanya. Diba? Fame. Nasa kanya. Pinakasikat na hari. Yung tinatawag natin yung pinaka maraming babae. 1,000 yung kanya naging babae. Sabi nga, 300 yung kanyang wives, 700 yung kapit niya. Pero meron nung may tumalo sa kanya. Kung nabasa ko, si Walt Chamberlain. Si Chamberlain po, nakadalawang 2,000 po siya babae sa buhay niya. Kaya, si Solomon po, maaaring lang ang naka-record. So, meron din siya yung pagdating doon sa tinatawag nating kayamanan, ay mayaman siya. Pero pagdating ng panahon, he turned to God. Alam nyo, minsan natatakot din ako dito kay Pacquiao. Hindi ko alam kung talagang ligtas to eh. Diba? Kasi, sana kasi, yung kanyang, ay inaapinan niyang dati, Baptist. Kaya lang, may pagka-Pentecostal siya, baka nawawala kaligtasan. Kasi iniisip ko, sabi ko, kung kontento na itong tao na to, kung nasa kanya na lahat, hindi na siya magamit pa lumaban eh. Kasi sobrang yaman niya na eh. Tsaka wala na siyang dapat patunayan pa. Pagdating sa boxing, ang mabigat dito, pag nasilat siya, pag na-one time siya, yung nangyari sa kanya kay Marquez, hindi aksidente, Christian na siya nila eh. Pero ngayon, sabi ko, nakikita ko yung kanya, ako, hindi lang yung sabi niya, I enjoy. And doon na yung fame eh. Sobra na, binigay na sa'yo ng Diyos yan eh. And then, pangalawa, yung kayamanan, ang isang laban niya, kumikita siya ng 1 billion. Mauubos niya pa ba yun? Eh, ilang billion na yung pera niya. Kaya ang natatakot ako dyan, sabi ko, sana kung Kristiyano nga siya, tumigil na rin. Ibig sabihin, kung ano man yung plano nandiyan sa kanya, mag-concentrate talaga siya. Ibig sabihin po, sa mundong ito, bibihira po yung tao na nakakontento. At ito, yung pag-aaralan natin, ay, and even Christian today, ay looking for something, but they are not contented. We're going to study Jabez. Sabi nga dito sa Bible, hindi naman siya masyadong kilala. Actually, dito lang mo siya na, dito lang pagkakataon na yung kanyang pangalan ay naisulat dito. Hindi siya prophet, hindi rin siya preacher, hindi rin siya hari. Hindi yung siya masyadong kilala. As a matter of fact, ang ibig sabihin ng Jabez ay means the son of sorrow. Parang pinaglihi sa sama ng loob. Noong una, hindi ako naniniwala merong ganun eh. Sa Bible pa lang, merong pinaglihi sa sama ng loob. Oo. Siguro ako nung pinanganak ako, medyo may depresya po ako eh. Sabi ng nanay ko, nung ako'y pinanganak, ay yung 5 buwan, naupo siya. Ay yung bata ko pala, pagka nasa sinapupunan, nakaganon po siya. Usually po. Ay nung time niya, naupo doon siya. Kaya paglabas ko, medyo may diferensya po yung aking labi. At pinanganak ako, hindi pa ho yung mga magulang ko yung nagpatay ng aking labi dahil mahirap lang ho kami. Kaya naranasan po po nung bata pala ako, pinutukso ka na. Lagi akong umiiyak.
sa eskwela. Nung second year high school lang po ako, no, ako po ay pumasok ng boy dito sa NGI. Eh, yung amo ko, naawa sa akin. Pinagamot ko ako, kaya medyo maayos-ayos na. Kaya maganda-ganda na yung, bagamat may marka, pero minsan malakas yung inferiority complex mo. Si Jabiso ay ganun po siya. Sabi nga, meron siyang tinatawag nating heartache and pain, problematic. Kaya, makikita natin, number one, yun po ang ibig sabihin ng Jabez means is the son of my sorrow. The one who is in pain, problematic, pitiful, kumbaga sa ano, kahit si mga magulang niya, problemado sa kanya. So mahirap yung sinasabi dito yung, nung, lalo na kapag yung single parent ka, di ba? Ibig sabihin, wala kang kinal, yung naging mahirap yan. Maraming mga kabataan ngayon, nagpapalaglag. Yan kasi nga, hindi panahon na sila'y nabuntes. Kaya minsan nagiging problema ako. Na sa mga young people, maghintay lang kayo ng tamang mga kasama nyo sa buhay, manalangin lang. Yung maghintay lang, katulad ni Pastor Reyes. Naghintay siya. Ako, muntik na rin ako magkamali nung una. Pero buti na lang, may plano ang Diyos sa akin. Hindi niya ako nilid sa ganong klase ng mapapangasawa. So we thank the Lord for that. So, secondly, he's humble. Jabez saw God as merciful, compassionate, and caring. Jabez saw God's heart. Nakita ni Jabez yung kanyang puso, ng puso ng Diyos. And then nakita niya, meron siyang, nakita niya na ang pag-asa lang ay sa ating Panginoon. God's hope. Kaya sinabi niya, enlarge my cause. Sabi rin niya, nakita niya yung kamay ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya. At yung God's health at God's happiness na tinatawag. Yun sabi rin dito, Jabez was honorable, precious. Pag sinabi natin more honorable than his brethren, meaning he was worthy of more honor than the rest of his family. Sabi ko nga, he was not a great leader, prophet, king or preacher, or warrior. His name, remember, because he was a man of, una, he's a man of God, he was a man of prayer. Alam nyo, his prayer request, sabi rito, sa verse 10, and Jabez called on the God of Israel, saying, O that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my cause, and that then enlarge, and that he might be with me, that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me, and God granted him that which he requested. So, una pong request niya, yung fullest blessing upon his life. Ano po yung sabihin ng fullest blessing upon his life? Yun na nga, we are not talking about money or possession. Ang nakita po ni Jabez una, Lord, pagpalain niyo po ako spiritually. Palakasin niyo ako sa inyo. Alam niyo, yung pagpapala pong material, kailangan po natin yan, pero hindi po yan ang ating priority nung tayo po naging anak ng Diyos. As a matter po, ako po ay, dahil laki nga ako sa hirap, hindi na nga ako lumaki. Dahil kasi puro, wala na akong alam na kainin ng puro galunggong. Pero ngayon, napakamahal ng galunggong ngayon. Ang hirap bumili. Minsan na lang kami mag-galunggong. Dati, yung pinakamurang isda. Kaya, hindi lang yon. Pagka magkakain kami ng galunggong, hindi isang buo, kalahati pa. Kaya, nasabihin ng nanay namin, anak, damihan mo na lang yung kanin. Kaya yung galunggong, walang natin tira doon, pati tinik. Tsaka yung aming plato nun, wala nimo mo ng kanin natin tira. Pwede mo nang hindi hugasin yung kanin namin pag yung plato namin pagka kumain kami.
Kaya sabi ko nga, ang hirap ng ganitong buhay. Elementary pa lang ako, nagsashangle na ako dahil sa Marikina ako eh. Kaya tinutunong ako yung panganay. Ako yung parang shock observer ng nanay ko. Eh yung tatay ko noon, wala pa kami sa Panginoon noon, lasinggero, tsaka yung sugarol. Merong pagkakataon sa buhay namin na minsan, nung wala pa siya sa Panginoon, ng anak yung nanay ko, yung pambayad sa ospital, isinugal. So hindi makalabas yung nanay ko, kaya numalit ako, nagkaroon ako ng konting galit sa tatay ko kasi nga, hindi sa... Tapos na ako'y mag-aaral, hindi ako mapag-aaral, kaya dalawang taon akong tumigil sa pagtaas ko ng elementary, akala ko hindi na ako makapag-high school. Magsashine boy na lang ako habang buhay. So, pero pumasok po ako ng boy, ayun na nga, para makapag-aaral ako. Nakapag-aaral naman ako sa Roosevelt, magandang school pa at that time. At gumagod naman po ako. Pero sabi ko nga, yung pangarap ko na maging millionaire, kaya nga ang aking kinuha nun ay management din. Habang nagtatrabaho ko sa araw, nag-aaral ako sa gabi. Pero nung nakilala ko ang Panginoon, di aking tagapagligtas, lahat na yung mga bagay na yun, nakalimutan ko. Totally, I just want to know Jesus Christ. Kaya nag-aaral kagad ako sa Bible school. So, makikita po natin na unti-unti sa biyaya ng Panginoon, lumalago. Alam niyo, sabi ko nga, yung karanasan ko, lahat po ng klase ng 8 taon ako sa Bible school. Kaya lahat po ng doktrina ng Baptist na pag-aralan ko. Calvinism, hyper-Calvinism, whosoever, lahat po yan. Kaya nagkawindang-indang din yung faith ko nung una. Pero bandang uli, binalance din ng Panginoon sa biyaya ng Panginoon. Kaya naintindihan ko rin si Pastor Ace. Bagamat sabi mo nga, maaaring upuan natin yan, tingnan natin yan kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Kalam nyo, kaya, so makikita natin dito, He said to glorify God. Now sabi nga, kinakailangan po, grow in grace. Kailangan lumago tayo sa ating pananampalataya. Na bagamat iba sa atin dito, sino sa atin yung dito na naligtas sa church na to? Nakakilala sa Panginoon. Totally. Yun talaga na, iba naman sa iba, di ba? So siguro po pagdating sa, nung tayo ito yung naligtas, ano po ba yung pinatawad sa atin ng Diyos? Yung present, yung past, or yung future? Meron akong tinanong sa akin niya, yung past lang po. Actually, lahat po yan, it was covered by the blood of the Lord Jesus Christ. That's the reason why Jesus Christ died on the cross. Para linisin sa atin po yung ating lahat ng kasalanan natin, yung present, yung past, at yung future. Kaya nga yung paligtasan po natin, wala po tayong bahagi yan, ni katiting. Amen? Amen? Siya po ang gumawa. Before the foundation of the world, alam na lang Diyos ang araw, maliligtas ka. Pero hindi po natin alam na siya lang po ang nakakaalam. Pero may katiting po, kahit po yung pagtanggap, siya rin po ang naglagay sa puso natin nun. Kaya nga, ibig sabihin, kung wala po yung, ang kaligtasan po, siya lahat ang gumawa. Wala po tayo. Kasi pagka meron tayong ginawa, may katiting doon, magmamalaki po tayo. Kaya wala po yung ibang kaligtasan kay Kristo lang po. Siya lang po yung ibig sabihin, gumawa lahat niya para sa atin. Naniniwala ba tayo doon? Wala tayong bahagi sa kaligtasan? Dahil kung meron tayong bahagi, hindi pwede tayong magmalaki. Pwede natin yung bahagi natin, yung pagtanggap. Siya rin po ang gumawa nun, kaya natin siya tinanggap. Siya naglagay ng faith sa ating puso. Dahil kung sa atin, no, patayin po tayo pagdating sa kasalanan. Wala po tayong alam. Pero dahil binuhay tayo ng salita ng Diyos, ng kanyang, sabi nga yung
you are dead in trespasses and sin. So ibig sabihin nito, yung kaligtasan po natin, kaya yung present, past, and future, it was covered by the blood. Lahat ng kasalanan ginawa natin ay pinatawad na ng ating Panginoon. Ngayon, pag nalaman natin yung kaligtasan natin, kailangan natin lumago. Yung ginagawa ninyo ngayon, yung memory verse, eh kami ho ay laki sa memory verse, yung trail of blood, wala na lang ngayon yung bread, maganda rin sana ngayon yung 5 verses araw-araw para hindi natin makalimutan. Limang beses sa umaga, limang beses sa hapon, isang linggo po yan, mananatili sa utak na natin ngayon. Yung memory verse po ninyo na yan, lalo pag may edad ka na, kabisado mo ngayon yan, bukas hindi na. Oo, kasi ganun talaga pagka nakakaedad ka rin. Kaya ako dati, outline ko tatlo lang, ngayon yun, kailangan isulat ko na lahat ngayon. Dahil nakakalimutan ko na pagka yung hindi ko isinulat. Eh yung gawa ng Banal na Espiritu, kailangan pag may kinalala sa'yo, isulat mo agad para hindi mo makalimutan. So habang lumalago po tayo sa pagiging anak ng Panginoon, at ako natutuwa, nung nagsimula rin kami, bagamat yung aming first anniversary noon, hindi ko makakalimutan, 175 po kami yung aming first anniversary as a church. Kaya meron kami yung kinanood pa na ano noon, yung burning hell. Pero pag kinanood mo ngayon yun, wala nang dating yun ngayon. Oo, medyo mahina na yung dating niya kasi nga parang peke na yung impyerno dun eh. Pulo-pulo na eh. Parang hindi ka na mabe-bless. So, kailangan mo naman. So, si Jabez, kaya niya nakilala ang Panginoon, hindi naman kagad siya humingi na yung large arcos eh. Lumago muna siya sa kanyang pananampalataya na makilala niya ng lubusan ang ating Panginoon. Parang si Apostle Pablo po rin. Nung siya na-convert sa Christianity, ang kanyang pangarap, sabi niya, that I may know Him in the power of His resurrection. Upang makilala ko siya ng lubusan. Kaya, yung aming pong pastor, ang hindi ko makakalimutan sa kanya, brother nito, ilan ang Bible study mo? Sabi ko, 10 po. Sabi niya, don't forget your personal devotion. Laging sinasabi natin, don't forget your personal devotion. Sino sa atin dito sa biyaya ng Panginoon ay, from Genesis to Revelation, nabasa mo na yan. Yung pastor ko, 100 times nabasa mo na yung Bible. According to his testimony. Sabi nga, parang 200 pa nga yung alam ko. Kasi alam niya yung Bible, within 7-8 hours, you can, just yung basa lang ha, from Genesis to Revelation, basa lang, mababasa mo yan ng 7-8 hours. Basa lang po yun. Kagabi lang, ibabasa ako sa Psalms eh. Hindi ko alam na, ang dami ko na palang nababasa. Totoo po yun eh. Yung basa lang. Ngayon, pag nabasa mo na yan, tsaka doon, when you open your Bible, huwag mo isasarado nung wala kang nakuha ang pagpapala. Amen? Parang sinabi din eh, one of my memory verse, yung thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kasi nung panahon na yon, wala pa naman na-inventong ilaw. Kaya yung ginagamit ko nila ng lampara, yun yung pang-ilaw nila. Kaya naintulad yun sa Word of God. Thy Word, pagka naglalakad po sila, hawak po nila yung lamp. So sabi po dyan, thy word is a lamp unto my feet. Parang ganito po yan eh. Habang naintindihan mo ang salita ng Diyos, habang binabasa mo, mahirap pong intindihan ang salita ng Diyos kung interpret po natin sa ating utak lang, sa ating sarili lang. Lalo na pagka King James Version. Kaya yung iba NIV ginagamit, naalala ko po yung isang pastor, hindi ko lang sasabihin. Sabi niya, nagpapasalamat siya dahil meron NIV. Kasi yung anak ko,
natutong magbasa ng Bible kasi hindi niya maintindihan yung King James Version. Kaya po, alam niyo, kami pinalaki kami sa King James Version kahit nasabi ko na ito yung the only preserved Bible. That's right. Ano? Kaya nga sabi ko, purify 7 times. So habang, kaya nga meron tayong Holy Spirit eh. He shall teach you all things. Siyempre, meron din tayong mga ginagamit din pa para maintindihan natin. May mga pagkakataon ako pag nag-tipids. Doon ko lang kumisan yung Holy Spirit, siya na yung dumago. Bakit ko ba nasabi yun? At yung Holy Spirit ko ay dumago ako yan sa anak ng Diyos. So, pagkalimahan yung Thy Word, isa lamang tungan. Yun lang. Gano'n po ba yung liwanag na dala niya? Di ba maliit lang? Yun lang, sapat lang yung pare yung pag naglakad ka, makita mo yung daan mo. Pero sabi nga doon, habang yung word of, yung dump na yun ay naintindihan mo yung salita ng Diyos, sabi doon, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So ibig sabihin, yung lamp na yun, habang naintindihan natin yung salita ng Diyos, nagiging light po yun, yung light lumalawak po. Kaya sinabi ng Panginoon, you are the light of the world. You are the salt of the earth. The more you understand the word of God, nagkakaroon kami ng attraction. Tinan niyo po yung mga gamo-gamo, di ba? Saan na-attract yun? Di ba sa liwanag? So kung minsan, ang problema sa ating mga Kristiyano, hindi na uno tayo nakaka-attract. Alam natin yung salita ng Diyos, pero ang problema, hindi natin binubuhay. So yung kaya nga sinabi ng Panginoon, when you know the word of God, pag lumago ka na, sabi doon, you can glow, nagliliwanag ka. Ibig sabihin, naliliwanagan ka sa salita ng Diyos. Alam niyo, nung binabasa ko po yung una, yung first time ko magbasa ng Bible, kasi hindi ko yung maintindihan dati. Pero nung binasa ko yun dyan, isang basahan, alam niyo, namamangha ako eh. Totoo ba to? Kasi yung nakagisna natin, hindi totoo eh. Pero napakalino ng salita ng Diyos. Napakaliwanag po. Tapos yung Holy Spirit, tunutunong ang pamahit. Kaya sinasin mo, namamangha ka ngayon. Kaya noong una, tuwan-tuwa po every time na may salita ng Diyos sa ako, tumatakas po ako nun sa prayer meeting, maka-attend lang po ako. Sino sa atin dito nakaranas ng persecution? Bihira na ako nakakaranas ngayon yan eh. Ngayon, pagkayo ni Kawai, naging tunay na ilaw, talagang mararanasan mo yan. Naranasan ko po yung palayasin ako, murahin ako ng pinsan ko, pagka nagsishare ka sa kapwa mo trabaho, talagang mag-aaway kayo. Na, kasi ang pag-uusapan mo na naman dito, yung kaligtasan, yung owner, tsaka na yung doktrine. So, kasi hindi mo naiintindihan yung doktrina, hanggang hindi mo naiintindihan yung kaligtasan. Yun ang simula. So, habang lumalago ka ngayon, habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, katulad ni Pastor Ace, parang may kulang na. Kaya sabi ng pastor ko, Brother Lito, panahon na para magturo ka. Turo ako ng bata, na-enjoy ko. Turo. Hanggang sa grade 1, grade 2, lahat po ng pagtuturo mula preschool hanggang bago ako umalis, for 10 years, ang muling tinuruan ko mga adult. So naranasan ko magturo ng bata hanggang sa matanda. Pero parang kulang pa rin. Kailangan naman, humayo ka, so winning naman. So ganun po yung Kristiyano, yung paglago, hindi tumitigil. Yung sabihin, nag-grow ka, tapos nag-go-blow ka, pag sinabing glow, nagliliwanag ka na. So yung liwanag mo, hindi mo na maitatago yan. Ito na yung time na you will go. Ito na yung gospel, yung ginagawa ninyo ngayon. Sabi niya, nag-uusap ko ni Alex. Tinanong ko sa kanya kanina, Brad, hindi naman ako nakapunta ng CCM. Totoo bang maraming hindi ligtas niya sa CCM? Sabi niya, kasi may kilala akong pastor, Baptist. Sabi ko, Pastor, bakit umalis ka din sa Baptist at sa CCF ka umaten? Kasi Brad, ang purpose ko doon,
mag-aapin ng kaluluwa. Eh sabi, bakit kinakailangan mo umalis sa baptism? Wala siyang affiliation kahit saan. Parang may mali pa rin, sabi ko. Pero sabi niya, kasi marami, doon kami nilagay ng Panginoon ngayon, maraming pang hindi ligtas doon, kami yung ilaw din sa loob. Eh ang problema, mapapalitan mo ba yung Bible nila na NIV? Inang sabi ko sa kanya, yun na nga ang problema ko eh. Sabi ko, hindi mo magagawa yun. You cannot change that. Amen? Amen. So, ibig sabihin nito, habang lumalago ko si Jeb, sabi niya, he knows the heart of God, the help of God, yung kinatawag po natin kanina, sinabi ko, yung kalbilahan mula sa Panginoon, naranasan niya po yun eh. Tsaka yung pag-asa niya sa Panginoon lang, yun po ay hindi naman biglaan dumating yan habang lumalago ka. Ilang taong ka brad sa church bago ka lumabas? Sa 18. Biro mo yan, naka 18 years ako, naka 10 years lang ako. Yun yan, si Pastor Rex, hindi ko naman akalain na lalabas yan isang araw. Napakaano yan eh, sabi ko. Pagka tinignan mo lang yung tao sa kanyang... Eh magandang, yung gandang lalaki, nasa kanya na yan eh. Yung katalinuhan, nasa kanya na rin yan eh. Pero sabi nga, yung pagdating doon sa pagsasalita, hindi yung masyadong marunong yan, masyadong mahihiyain yan. Pero dahil na-develop siya sa biyaya ng Panginoon, kaya ang mahalaga lang una sa lahat, alamin mo yung kalooban ng Diyos, gawin mo yung kalooban ng Diyos, at kailangan nasa sentro ka ng kalooban ng Diyos. Yan ang pinakamahalaga sa lahat. Ako, itinay ko rin. Sabi ko, Lord, nasa tama ba akong church? Nag-struggle din ako nung una dahil nakakalito eh. Ano ba talaga ang tama? Punta kami sa Araneta, kung saan-saan, hanggang nakita ko yung Moriah Baptist Bible Mission. Sabi nga, atin tayo dun sa linggo. So, no, hanggang sa... Sabi ko, Lord, kung meron pa ditong mas tamang church, alisin mo ako dito. Pero nakasampung taon po ako doon, sabi ng Panginoon, iyon yung tama para sa'yo. So, kaya lagi kong chinachallenge, hindi ko pinapare sa'yo mga member dyan na mag-pray ka ng tamang church para sa'yo. Doon lalago ka yung gagamitin ka ng Diyos. Bagamat wala akong eternal na dito sa mundo. Amen? Lahat yan mawawala din sa'yo. Kaya siyempre, mahalaga dyan, nagampanan mo yung dapat mong gampanan. At si Pastor Reyes, maranasan mo rin yan. Minsan, yung akala mong pakampi mo, yung pala bandang huli, kalaban mo. Yung akala mo ay kasama mo, yung pala hindi rin. So, kasi nga, ang problema niyan, pagka lumis tayo dun sa salita ng Diyos, yung sabihin, yung bang... hindi natin inalam yung salita ng Diyos sa buhay natin. Kaya yung sinasabi natin, grow, blow, at saka go, yung tinatawag natin. Kailangan po yun eh. Ako, kung meron po ako ng isling sa buhay ko, yung pagayo. Kasi pag pastor ka na kumisa, pagkayo, malaki na yung ministry mo, ang dami mo ng responsibilidad eh. Pero pag kami pagkakataon po ako, talaga yung magbigay ng tracks, mag-solwin eh. Yun po yung first love natin. And that's the reason why we are here. Kaya yung ginagawa niya, sabi ni Alex Pastor, I enjoy soul winning. Wala na akong gaganda dyan sa soul winning. Ang mahalaga dyan eh, maalis mo sila dun sa kanilang maling paniniwala. No, hindi naman ikaw mag-aalis dun eh. Gawa ng Diyos yun. Ang trabaho lang natin, gawin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Alam mo naman kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Naalala ko yung electric fan ito, di ba? Maraming mga Kristiyano, kaya hindi lumalago, bago sabi natin, minsan hindi nga ako naniniwala ang totoong anak ng Diyos yun. Hindi lumalago, baka lalo, baka kunyari lang. Eh sabi ng Panginoon, you shall know them by their fruits. Amen? So, yun na yun eh. Pagka yung hindi lang John 3.16 dapat ang alam mo kanina. Kung gano'n yung ginagawa ninyo. Kung kailang ang gano'n nyo, limang verse, di ba?
Sa totoo lang, okay na po yun. Yung isang verse lang na yung all scripture is given by inspiration of God. Ang haba na niya, pag pinag-aralan ninyo yan, napakalawak na po niya. And that is a good start. Amen? Amen. Ang ganda po yan na maintindihan natin. So, sir, pag nalaman mo na yung kalooban ng Diyos, yung pong material na bagay, magkakaroon ka ngayon ng vision. Ako, darating yung time, yung magtaroon ako sa Bulacan, yung dalawang po, punong-punong na sila. Eh dito rin siguro, mga pagka mga 30 na kayo, maaabot pa dito, punong-punong na nakakatuwa ng tignan. Ako, dumating ako sa buhay ko yung hindi na ako masaya. Kasi nga, pag napuno na kayo, wala nang putunuin, ang tendency, hindi naman tayo mega church. Yung dati yung pangarap ng pastor ko maging mega church. Pero salamat, sabi niya. Salamat, binigyan lang ako ng 300 kasi nakita niyo yung responsibilidad ng pastor Yung mga hirap alagaan yan kung naman libo yan. Isang libo yan, yung galing 100 Ang hirap na Kuminsan. So napakaganda po nung yung parang pamilya lang kayo sa ngayon. Pero darating yung time, pagka kayo po ay nagoglo, nagogo, hindi lang ganito maranasan ninyo. Amen? Amen. Sabi mo ako, pero nakikita ko may space pa doon. Nawawala na yung sasakay ni Pastor Ace dyan. Gigibayin na yan. Maganda yung giba ng giba Oh, pataas ng pataas. So maganda po yun. Sa isang, kaya sa ngayon maganda yung bilang ninyo ngayon. Pero darating yung time, parang yung anak niya, di ba? Pagka yung lumalaki na, tapos hindi alam kung ano yung ginagawa niya sa buhay, hindi ka rin matutuwa. So maganda yung discipleship, ginagawa po natin yan sa biyaya ng Panginoon, at mahal yung lumalago ka. Ngayon, pagka ho ganyan, nag-i-start ka na ngayon na, sabi ni Jesus, Lord, enlarge my cross. Inayin eh. Kasi pagka nag-go-grow ka na, the tendency is, mangarap ka din na lumawak yung lugar mo. Ito, sa totoo lang, bahay ito ni Pastor Ace. Ako nga yung prayer ko doon sa church, kasi dati, meron akong nakita, alam niya, itong mabigat, itong masakit eh. Pag pinagpapala ka ng Diyos, dapat kasama ang Diyos sa pagpapala mo. Kasama yung Diyos sa pagpaplano mo. Ay, hindi ko sinasabi na, kami ho, we sacrifice a lot doon. Lahat ng property na yon, hindi naman na ako mag-detyo ng biglaan. Meron nagsakripisyo. Amen? Kasi unang-una na dyan yung pastor, yung alimbawa. Amen? Amen. Siyempre, si Pastor Reyes, ano yun? Hindi ko alam kung, sabi ko, financially, paano kayo nakakaraos? Kaya yung tithes and offerings, yun yung parang pang-maintenance natin. Yun yung sa pastor, yun yung pang-bayad dapat sa darating yung time, pag lumalago pa na, nagta-tithes ka na rin. Amen? Nung uno, pag nag-preach yung pastor pagdating sa pag-tithes, parang pasok dito, labas dito na rin. Kasi inisip ko agad, 10% May mawawala And nung natuto ko magbigay, I gave more than 10%. Pag lumalago ka, pati yung pagbibigay mo, lumalago din yun. Pati yung paglilingkod mo, dati, pag nagbabasa ka ng Bible, 3 chapters lang. Eh ngayon, gusto mo, tapusin ka agad, 10 chapters na. Na actually, no, ganun pa man. Yung paglago po yan, depende po yan sa, okay lang yun. Narinig mo naman ako. Medyo okay-okay na yung naka-recover na. Kaya, pag lumalago pa, you want more. Ang hindi dapat ma-satisfy sa inyo, yung paglago nyo is spiritually. Yun yung walang dapat satisfaction. Kaya kung material, kung meron ka na yan, ngayon kung palalagoyin pa ng Diyos, parang si Colgate, di ba? Yung story ni Colgate, sabi nung may nagturo sa kanya, sabi niya, pag ikaw pinagpala ka ng Diyos, ibigay mo yung 10%. Eh nakita niya, sobrang yung pagpapala.
Eh pag lumalago ka, hindi na problema yung pagbibigay. Ginaligtad niya ngayon. Yung 90% na yung binibigay niya sa Panginoon, 10% na lang sa akin. Meron ako alam ng member ko sa isang church. Sabi niya, every time na makita kami noon, nabibless ako dun eh. Brad, you cannot outgive God. Sinubukan ko ang Diyos, 20%, 30%, ngayon 50% na yun. Ko lahat ng kita ko, yung 50% sa Panginoon din. Pero grabe yung pagdating ng pagpapala ng isang, hindi naman ako nagbibigay dahil gusto kong bumalik sa akin yun. That is motive. Kasi si Jade sabi niya, enlarge my cause. Yun ang hiningi niya. Nung alaman niya yung kalooban ng Diyos, ginawa niya yung kalooban ng Diyos, lumalago siya. Kaya yung Matthew 6.33, totoo po yan. Ang sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yung katwiran niya, yung kalooban niya sa buhay mo, gawin mo. Ay yung alam mong tama na ginagawa niya yung kalooban ng Diyos. Pag ginawa mo yan, sabi ng Panginoon, all these things shall be added unto you. Ibig sabihin, yung mga material na bagay, kung naghahanap ka ng asawa, kung naghahanap ka ng mga kasama sa buhay, kung naghahanap ka ng pera, trabaho na maayos, lahat ng bagay na sabi niya, lahat yan, all these things shall be added, idadagdag. Pag sinabi idadagdag, pwedeng mawala. Parang si Job, di ba? Pinakamayaman nun sa East. Pero instantaneously, nawala lahat. Pero sabi niya, the Lord give it, the Lord take it away. Amen? Kaya, nung si Pastor Reyes, nung nawala sa church, sabi ko, Lord, humanly speaking, tighter kasi yan eh. Giver yan. Eh sabi ko, nawalan ako ng isang giver sa church, isang teacher din. Pero sabi ko, okay lang, malulungkot ako kasi si Pastor Ace naging iglesia ni Manalo. Oo, naging ministro. Isusumpa ako talaga. Eh sabi ko, tama yung ginawa niya, humayos siya. Nag-aakay ng kaluluwa. Eh sabi ko, hindi naging kawalan sa akin, naging isabihin, nagparami ng kaharian ng Diyos. Na hindi naman kinakailang maging malaki yung church mo. Meron ako alam ng pastor, marami siya pong tinatag na churches, nagtayo siya ng maraming kaharian dito sa lupa. Yun ang sinabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God. Ibig sabihin, tayo po bilang mga anak ng Diyos, hanapin po natin yung mga tao na sinabi ng Diyos na marami pang tupa na wala sa inyo. Hindi ko kaya ng isang church lang, hindi kaya ng diadem yan. Pinangarap ko po yung Antipolo mula doon sa pinakamaliit na tao. Nagsasaturate po kami yan. Kung saan po kami nagpupunta niya, nagbibigay kami ng trucks, nagbabahay-bahay po kami. Ngayon, marami kami extensionary. Magsasimula tayo doon sa Inarawat. Magsasimula tayo doon sa Gate 1 kasi may opportunity. Nasabi ko, hindi problema yun. Alam niyo, hindi makakalimutan yung sinabi ng isang pastor eh. Sabi niya, alam mo, natakot ako noon. Alam niyo, yung dapat yung bumbong Marikina. Kung yung pastor na lahat po ng buong Marikina, meron sa anong Moraya. Kasi almost yung entire Marikina po, naikot ko po yan. Nabahay-bahay ko po yan. Mula SSS, hanggang Teresita, parang lahat po yan. Almost yan. Meron akong mga Bible study dyan, iba-iba. Dapat po yan, mga churches na po yan. Kaya lang, natapos yung pastor ko na walang pang support. Nakakatakot talaga pagka meron kang pinanganak sa pamilya mo, nakakatakot yun eh. So, ako, may ato na po ako ngayon. Dati hindi ko nakikita yung gastos eh. Ngayon, pag wala ko palang kitang 20,000 isang buwan, mamamatay yung anak mo eh. Panghira, diaper lang, patay kami. Eh hindi na umuso-uso lang pin ngayon. Amen? Amen. Gatas pa lang.
Buti man lang sana ko yung nanay magpapadedi ng 3 taon. Tuyot na yun. Ang hirap pagka pinapadedi mo, 1 linggo, 1 linggo. Eh pag nagkasakit pa, pag may vitamin pa. Eh pag kumuha ka pa ng bahay, kaya sabi ko, ang hirap pala mag-asawa sa panahon natin ngayon. Yung 20,000, bayad lang sa bahay yun. Magkano yung monthly mo dito, Brad? 35,000. Hindi ko naranasan mo pa ng 35,000. Buti ba na sana, Brad, kung 1 taon lang yan. May ilang taon ba yan? Magka-rapture na, hindi pa naman bayaran yan. O kailangan mong mata kinumata para mag-rapture natin. Wala na tayong mata. Kaya, ibig sabihin, mahirap po. Kaya yung magpastor, napakahirap din po niyan. Biro mo yan, aalagaan mo yan. Bandang galawin, bandang muli, susubagin ka niya. Mahirap po yun. Yan na yun. Kaya sabi ko, sige, magpastor kayo. Yan ang gusto para maranasan niyo talaga kung anong pastor. Kaya, sige, maanumin niya. Kasi hindi madali. And to tell you honestly, ako, kung meron pwedeng unang magbabackslide sa church, hindi yung member, pastor po. Oo. Oh, ito totoo lang. Ako, sabi ko nga, gusto ko lang magpahingi. Kaya hindi na ako masyado napipit sa church eh. Kaya sabi ng Panginoon, hindi pa ako tapos sa'yo. Kaya pinalabas niya itong si Ace at si Alvin eh. Kaya sabi ko, may plano pa ang Diyos sa buhay ko. Kaya, yun po yun eh. Kaya nga, yung pong matirang na bagay, hindi yung problema yan pag ginawa mo yung kalooban ng Diyos. Idadagdag lang yan ng Panginoon. Amen? Amen. Hindi mo kinakailangan pag-angaran. Ako, alam niyo yung bahay namin, sa totoo lang, hindi ko mahinangan na magkaroon ng sariling bahay. Umupa ko kami ng bahay, sa bulelak po, yung binabaha. Pag umuulan po, kinakabahan ako yung mag-asawa. Dahil kaunting ulan lang, bumabaha na dun. Hanggang sa yung nakapitong bahay po kami palipat-lipat. Hanggang bandang huli, binigyan kami ng Panginoon sa biyaya ng Panginoon. At itong June, Brad, bayad na kami. Hindi na alam, 12 years na pala yun. Kaya binibenta ko yung bahay namin ngayon eh. Sabi na, benta natin ito ng 10 or 7 million. Eh dati, 2 million lang ang kuha namin doon. Eh ngayon, baka umabot na po yun ng 7 to 10 million. Eh ngayon lang, maliit na bahay lang eh. Maliit na 25 square meter lang, 3 million eh. Kondo yun. Pati, akala mo, di natatapos yung bayaran doon. Buwan-buwan, may maintenance. Kaya, when you learn to submit and do the will of God, hindi yung problema yung material na bagay. Tsaka pag lumalagi na, sinabi ko sa inyo na isang Kristiyano, gusto ko imbitahan sa church niya, sabi niya, Brad, ngayon, grabe yung pagpapala niya. Alam niyo, yung isang kalungkutan ko, Brad, eh, lahat naman kayo, kilala ko dun. Meron lang ako nalulungkot na, sabi ko, itong ano, kaya-kaya naman ito magpatay yung building ng church. Eh. Pero hindi niya ginawa. Meron ganun eh, yung bang may kakayanan talaga na gamitin siya ng Diyos. Kaya nung Sunday po, ito yung preaching ko, sabi ko, Church, I am praying to God not to enlarge your cause. Nakausapin kayo ng Diyos na mangarap kayo. Nabigyan kayo ng maayos na trabaho, maayos na puso, maayos na anak, magiging anak ng Diyos. At isang araw, pinapangarap ninyo na hindi na kayo makatulong sa misyon, sa gawain ng church, isang araw kayo na lalapit sa pastor. Ako na po magpapatayin itong building. Sana meron din dito ni isang araw, pastor,
Katuwang niyo po kami dyan pati sa pagbabayad ng upa ninyo dyan. There is nothing wrong with that, amen? Pero hindi namin kayo pepersahin. Ang sa akin lang, magkaroon tayo ng pangitain kasi naniniwala ako na bakit kayo nag-aakay ng kaluluwa? Vision yun eh. Hindi lang dahil kasi niyo mag-aakay. Kasi yung sabi ng Bible, Lord, no vision, the people perish. Imagine, isipin mo yung mega church. Ako, naniniwala ako doon sa Daya din, mula nung nagsimula ako noong 1991 hanggang ngayon. Meron doon, pagdating sa langit, hindi ko makikita eh. Kasi hindi naman yung baptism ang nagliligtas. Hindi naman yung pastor. Kaya dahil ito sinasabi sa kanila, siguraduhin nyo na magkikita tayo sa langit. Yung aming pong mayor, for 9 years na kanyang panunungkulan bilang mayor, wala akong anniversary na wala yung dun sa amin. Pero yung huling alam kong huling ating niya na yun eh. Tinawasan ko talaga yun. Sabi, eh, Jack Labaya, Amilito din yun. Mayor! Siyang na taong kang nakating dito sa iyo mo, tinanggap mo ang Panginoon. Pero kung meron akong unang hahanapin sa langit, ikaw yun, Mayor. Sana makita kita doon. So, sa pagbibigay ng trucks, hindi natin alam kung saan ilalagay ng Panginoon yan eh. Siyempre, gusto natin kung sino yung nagtanim, siya rin yung ani. Iba naman, nakikiani lang. Yun ang ayaw ko sa lahat, yung nakikiani lang. Kaya iba, pag nagtanim kayo, maganda po yung pagkatapos anihin, umani ka kasi tapos na sila eh.